Sa bahay na walang sahig nakatira si Avelina Billy Mendoza. Lubog sa baha ang bahay nila sa Camia Street sa Malabon. Kakabit na ng bayan ng Malabon ang salitang baha. Bukod sa mababa ang lugar, napapalibutan ito ng mga palaisdaan at mga ilog kagaya ng Tulyahan River at Muzon River. Kapag napupuno ang ilog dahil sa malakas na ulan, umaapaw ang tubig papunta sa mga karatig barangay. Ang resulta, baha. Kung tutuusin, sanay na ang mga taga Malabon sa tubig. Ang pinagtataka nila ngayon, mas matagal itong humupa. Wala na ang sementadong lupa. Ang mga pedicab na palitan ng bangka. Mag-aapat na dekada nang nakatira sa Camia Street, Panghulo, si Avelina Billy Mendoza. Sa paglipas ng taon, testigo siya sa lumalalang problema ng baha. Kailan niyo po uling nakita yung sahig niyo? Wala na kaming sahig kasi dati doon kami, bumagsak yung bahay namin. Naggumawa lang kami ng matulugan lang. Sa mga lamesa at styrofoam, ipinapatong ni Billy ang mga damit, bag at iba pang gamit sa bahay. So sa isang taon po, ilang buwan po kayo kunyari tuyo? Matagal to, matuyo. Para all year round na po, no? Lalo na ngayon, uso ang timbahan, ba, di ba? Opo. Ulan. Oo. Tapos may bagyo na naman. Sunod hindi talaga ito matuyo. Padagdag ng padagdag yung tubig. Sa mahabang panahon, biyaya ang Manila Bay para sa mga tiga-isla Pugad sa Hagonoy, Bulacan. Sa dagat ang pinagkukunan nila ng pangunahing hanap buhay, ang pangingisda. Pero sa araw na ito, madamot ang dagat sa mga mangingisda tulad ni Norbing Gregorio. Kapag tag-init, mas matumal ang kita. Kwento ni Norbing, parang napapaso ang mga isda sa init ng dagat. Pagdating nung talagang tag-init, hindi ka nga makalusong sa tubig eh, papaso ka sa init ng tubig. Talagang nagwawala isda, nawawala ka buhay. Pagkano kilo ng isda? 30. Yung hipon, magkano kilo ng hipon? Sixty. Benta. Okay, nakanubinta tayo. Pambiling konsumo. Krudo. Pagpatak ng alas 12 ng hating gabi, pumapalaot na si Norbing. Mas marami kasi ang huli kapag madilim pa. Madalas inaabot sila hanggang alas 7 ng umaga. Pero kapag matumal ang huli, maghapon siyang bilad sa araw. Sa edad na 63 anyos, nagbabanat pa rin ang buto si Norbing. Panustos sa pang-araw-araw nilang mag-asawa. Ayon sa climate scientist, ang pagkawala ng mga isda sa dagat, sanhi ng pag-init ng mundo. Apektado ang mga taong sa dagat ang puhunan. Nakaharap sa Manila Bay ang mga bahay sa Isla Pugad. Tanging breakwater o harang na pader ang nagsisilbing panangga nila sa malalakas na alon tuwing bumabagyo. Pero nang humambalos ang bagyong ompong 2 linggo ang nakalipas, nasira ang breakwater dahil sa lakas ng hangin at hampas ng tubig. Bukod sa pamemeligro ng kabuhayan, banta rin para kay Norbing at sa higit 700 pamilya sa Isla Pugad ang pagtaas ng tubig dagat. Lumulubog ang isla. Taon-taon nagpapataas kami ng bahay. Papatamba kami, kaya lang taon-taon din bumababa na iba ang nibil ng tubig. Yung nga nakaraang taon nga, itong padere, ito bahagya lang ang lubog. Eh ngayon, ito na. Ay laki ng tinaas na yun. Kalahating metro yung tinaas. Ayaw ko lang sa susunod na taon. Baka sa susunod na taon, ito na ang taas ng tubig niya. Sa pagsusuri ng pag-asa, 7 sa bawat 10 bayan at syudad sa Pilipinas na papalibutan ng tubig o malapit sa dalampasigan. Ibig sabihin, halos 14 milyong Pilipino
ang kinakailangan lumikas sa mas mataas na lugar dahil sa peligro ng pagtaas ng tubig, kabilang ang Isla Pugad. And in terms of sea level rise, alam naman natin na pag uminit ang dagat, so nag-i-expand siya. Na nakita natin na yung daw pagtaas ng tubig dito sa atin, East of the Philippines, ay 3 times higher than the global average. Ayon sa ginawang pag-aaral ng mga dalubhasa galing sa University of British Columbia tungkol sa Climate Adaptation Plan ng Hagonoy, Bulacan, kasama ang Isla Pugad sa mga binabantayang dalampasigan na delikado sa pagtaas ng tubig. Katunayan, 8 sa bawat 10 tahanan dito ang nag-ulat na nararanasan na nila ang pagtaas ng tubig. Para sa mga mangingisda gaya ni Norbing, gustuhin man niyang lumipat, nasa Isla Pugad ang kanilang kabuhayan. Hindi pa rin naayos ang nasirang breakwater sa Isla Pugad. Dahil dito, nanganganib ang kanilang mga tahanan na abutin ng tubig. Wala nang panangga sa lakas ng alon kapag bumagyo. Kaya nga kami humihingi sa mayor na kung maaari magawa ng paraan itong pader na para maitaas. Yun ang kinakabanain dito, yung sa taon-taon na ibinibil ng tubig. Baka sa susunod na taong iyan, hindi na kami makaligtas dito sa tabing dagat. Naniningil na ang kalikasan. Ayon sa pag-aaral ng Global Climate Risk Index, Pilipinas ang isa sa mga bansang nasa matinding panganib dahil sa pag-init ng mundo. Palagi tayong kasama sa top 5, top 3, minsan number 1 tayo sa pinaka-nanganib na bansa when it comes to climate, no, and climate change. Buhay natin at ng mga susunod pang henerasyon ang nakataya sa pagbabago ng klima. Ang climate change ay definitely man-made, ano? Yung ating nararanasan ngayon. Greenhouse gases na tila kinumutan ang mundo, kaya nakukulong ang init. Ang nangyayari ngayon, pag nasosobrahan tayo ng pagbuga nitong mga greenhouse gases, kagaya ng carbon dioxide, CO2, methane, o kaya nitrous oxide, para bang dumarami yung pumot natin. Hindi mareresolba sa isang araw ang climate change. Can we stop climate change? I think yes, but we have to act radically and drastically ngayon na. No, dahil sa yung mga ginawa natin, tuloy-tuloy na yan. Hindi na yan mapipigil totally. Sa kasalukuyang estado ng pag-init ng mundo, gustuin man natin o hindi, narito na tayo sa puntong wala nang atrasan. Pero sa simple at munting paraan, maaari nating pabagalin ang epekto nito. The more wasteful we are, the more energy we consume, then the more we emit itong mga greenhouse gases. Paggamit ng papel, pag maaksaya tayo sa papel, galing sa puno, pag nagputol ka ng puno, may emission din ng mga carbon na naka-store doon. So siguro dapat mag-carpooling tayo. Kailangan natin magtanim ng puno kasi alam naman natin yung puno absorb carbon dioxide. So kailangan magkaroon ng massive reforestation program. Actually, it's really the future generations that are at stake here. Kasi nakita natin na with changing climate, there will be increasing intensity and frequency of extreme events na tinatawag natin. At kailangan paghandaan natin. Finally, let's be prepared. Let's adapt. Dahil andyan na yan, whether we like it or not, nagbabago ang klima natin. Let's be knowledgeable, let's be aware, at mag-adjust o mag-adapt tayo sa nagbabagong klima. Ito na ang bagong normal. Ang bagong realidad na dapat makasanayan. Marahil ito na nga ang ganti ng kalikasan. Mga kapamilya, maging red alert na. Mag-subscribe sa ABS-CBN News YouTube channel para sa iba pang video mula sa aming programa. Ligtas ang may alam, dapat laging red alert!